ang Bancao Revolt ay isang relyosong pag-alsa laban sa kolonya ng Espanya na pinamumunuan ni Bancao. Ano ang istorya sa Bancao Revolt o pag-aalsa sa pamumuno ni Bancao? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang Bancao ay nangangahulugang sibat. Si Bancao ang dato ng Limasawa, Carigara, Abuyog, Sogod na bahagi ngayon ng Southern Leyte. Mainit niyang tinanggap si Miguel Lopez de Legazpi nang dumating ito sa Pilipinas noong 1564 at nag-convert bilang Kristiyano. Dahil sa malugod niyang pagtanggap kay Miguel Lopez de Legazpi at sa mga tauhan nito, nakatanggap siya ng liham na pasasalamat mula sa hari ng Espanya na si Philip II. Nakatanggap din siya ng mga regalo mula sa hari bilang pagkilala sa mabuting pakikitungo ng lolo ni Bancao kay Ferdinand Magellan. Bagamat isa siya sa mga unang nag-convert ng Katolosismo sa ilalim ni Miguel Lopez de Legazpi, tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya at katapatan sa mga Espanyol pagkatapos ng humigit-kumulang 50 taon. Kasama ang isang babaylan na nagngangalang Pagali at ang kanyang mga anak, nagtayo siya ng templo para sa isang diwata at hinimok niya ang mga tao mula sa 6 na bayan na lumahok sa pag-aalsa. Pinaniniwalaan ni Bancao na si Pagali ay maaaring gumamit ng ilang mahika upang makaakit ng mga tagasunod at naisip na maaari nilang gawing putik ang mga Kastila sa pamamagitan ng paghahagis ng kanilang mga piraso ng lupa. Ang namumuong pag-aalsa ay agad na kumalat at ang cura paroko na si Father Melchor de Vera ay nagtungo sa Cebu para iulat ang himagsikang nagaganap. Agad na ipinadala ng Gobernador General Alonso Fajardo de Entenza ang Spanish at Filipino colonial troops at 40 ships sa pamumuno ng mayor ng Cebu na si Juan de Alcarazo upang supilin ang himagsikan. Nagkampo sila Bancao sa loob ng templo dahil sa paniniwalang mabibigyan sila ng diwata ng proteksyon laban sa kanilang mga kaaway. Makalipas ang 10 araw na pagkukuta nila Bancao sa templo, ito ay sinunog ng mga Espanyol na ikinabagsak ng himagsikan ni Bancao. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga naghihimagsik. Ang ulo ni Bancao ay tinusok sa isang kawayan at ibinilandra sa publiko upang magsilbing babala. Ang kanyang anak ay pinugutan ng ulo at ang isang babaylan ay sinunog habang nakatulos sa kawayan. Tatlo pang tagasunod ang pinatay sa isang firing squad upang maalis ang paniniwala na dulot ng impluwensya ng diwata. Sinunog ang 81 rebelding pari. Matapos nito ay nahuli pa ang ilang rebelde kabilang ang mga anak ni Bancao.